Ayos. Huwag na. Good morning mga kalaga. Welcome back ulit sa ating channel. Pinaka masayang umaga sa ating, lalo na kapag nagmamanok tayo. Punta tayo sa pinaka-highlight ng ating video ngayon mga kalaga. Ito yung pinaka-highlight na yun ngayong umaga. Ito. Ang dalawang to. Kalaga. Dahil 1 week pa lang natin nabili mga kalaga. Tuloy wala pang 1 week pero meron na siyang 4 na inibigay sa atin. Kalaga. 4 na ito. Kaya pagdadagdagan pa to mga kalaga, mga dalawa, i-cubit na natin yan. May isa pa mga kalaga, punta natin. Kung nabili mga kalaga 3 weeks ago, sabi ng pinagbilan ko is going to 5 months. Ngayon, nasa 5 months sila makalaga. Pero pinakamagandang balita ngayon makalaga is nandito. Ayan po. Nagbigay na ng itlog. Actually, makalaga ay 7 yan, kaso lang nabasag yung isa kahapon na lagay ko sa ano. Ayan makalaga, oh. Ayan. Masaya. Ayan mga kalaga, masaya tayo. Alam ko yung mga nakarelate nito ay yung mga breeders at mga breeder to be. Ito sa mga lover ng Brahma. At hindi lang Brahma kundi lahat ng alaga ng manok. Ayan mga kalaga, uri ng manok. At sabi ko kanina sa ating doon sa video po natin ay ito po 3 weeks ko pa lang nabili pero nakapagbigay na sa atin ng 7 itlog mga kalaga. At saka yung dungtaw po natin 1 week pa lang nabili pero nakapagbigay na sa atin ng 4 na itlog mga kalaga. Kaya doon sa mga alam kung magkano ang Brahma chicken, yung itlog at saka yung sisiyo nila, masaya tayo kapag mayroon ng ganun mga kalaga. Ngayon ang topic natin ay actually may video na ako nito mga kalaga, at kung ano ba ang magandang piliin kapag nag-start tayo sa pag-alaga ng manok, lalo na ng ganito mga heritage chicken, specifically Brahma mga kalaga. Ano ba ang tamang seleksyon or choices po natin doon sa mga mag-start pa lang. Sisiyo ba o itong ready to lay o nagli-lay na akalaga. Ito yung ating titingnan ngayon. Actually may video na ako ito makalaga doon sa Rhode Island Red po natin at doon sa mga Black Stroller po natin na video. Paano tayo magsimula sa pag-alaga ng manok. Unahin natin ang sisiyo makalaga. Dalawang bagay lang yan kung saan tayo magsimula. Yan ay nakabase ito sa ating budget. Kapag ang sisiyo na makalaga, ang pag-alaga natin ng sisiyo ay makabili tayo ng mura na sisiyo, dahil ang sisiyo month old ay nagsimula lang sa depende doon sa mga breeder mga kalaga. Disclaimer lang ay naka-base lang ako doon sa mga iba't ibang breeders. Pero usually aking nakita, usually mga kalaga nag-umpisa siya sa 1.5. Ayan. Kaya doon sa mga beginners, kung wala pa yung budget masyado pero gusto nyo mag-alaga talaga ng Brahma chicken, at pwede po kayo magsimula sa sisiyo. Pero take note, dapat ay alam natin kung saan tayo bibili ng manok. Kilala natin at magtanong tayo sa mga expert. Kaya mga kalaga, ang disadvantage lang ng
ng sisiw ay matagal tayo makapag-produce. Dahil hintay pa tayo ng 5 months to 6 months bago sila itlog makalaga. Ayan. Ito yung disadvantage. Pangalawa ay kung wala pa tayong karanasan sa pag-alaga ng manok, baka magkaroon ng casualty yung ating mga bibilhin na sisiw. Yan lang yung disadvantage mga alaga. Pero ang advantage doon ay hindi tayo mamahalan. Makamura po tayo. Ayan mga alaga. Ngayon dito tayo sa ready to lay. At doon sa ang advantage ng ready to lay ay makapag-produce kaagad tayo mga alaga. Ang disadvantage naman ay mahal. Mahal mga alaga yung paris ng ready to lay na mga Brahma. Kapag wala kang 10,000 to 15,000 makalaga ay wala tayong ready to lay na pair. Kaya kung gusto niyo mag-start ng ready to lay doon sa mga beginners, mag-start kailangan natin ng budget na nasa from 10,000 to 15,000 na ready to lay na Brahma. Doon naman sa dungtaw makalaga, ang dungtaw ay yung 1 month old nila ay 2.5 sa iba. Usually mga kalaga 2.5 talaga yung kanilang sisiw. And then yung ready to lay naman nila ay 10,000. Ayan po. Kaya yun yung mga advantage at disadvantage. Disclaimer lang, doon lang sa mga beginners, alam ko yung mga kung ikaw ay matagal na nag mamanok ay comment lang po kayo kung mayroon kayong impart, pero video na ito ay doon lang sa mga baguhan. Kaya kung first timer ka pa lang o beginner ka pa lang, ang video na ito ay para sa'yo. Panoorin mo. Disclaimer lang po, kung ikaw po ay matagal na nagmamanok ay pwede mo i-skip or panoorin at magkaroon tayo ng discussion doon sa ating comment section. At kung gusto niyo mag-impart ng inyong knowledge doon sa mga para sa mga baguhan, ay open po ang ating channel para doon sa ating discussion. Ayan, disclaimer. Makalaga, yan lang yung pinakamadali ang topic natin for today. I hope na nagustuhan niyo yung ating video. At kung gusto niyo, paki-like at paki-subscribe doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And then, hit ninyo ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong updated sa ating mga video. Mga next video po natin. Ayan po, marami salamat. Shout out at God bless sa ating lahat. Happy farming. Shout out kay Brahma Orbis Tondo Pangasinan. Shout out sa'yo. I hope na isa din siyang vlogger. Kaya supportan po natin yung kanyang channel din. Dahil lahat ay Brahma din yung kanyang inaalagaan.